Hi guys, kumusta kayo? Welcome to my vlog. So ngayon, iano ko sa inyo kung paano magayos ng printer. So mga simpleng error lang po guys, na baka may matutunan kayo sa simpleng ano na to, ginagawa natin. So mayroon kasi dito dala ng customer natin, printer na HP 2515. So yun po natin. Pag on pa lang guys, makikita mo na yung pinaka-error talaga niya eh. So, ito po yung ano natin. Diba, maglagay tayo ng ano dito. Hindi siya gumagana. Pero mayroon naman siyang ink. Nakikita naman po na may ink yung indicator po na may ink siya. So, once napindutin natin to, magsi-xerox tayo. Tulad po sini-xerox natin. So, error po lumalabas. Error po, hindi siya nagpiprint. So, ngayon, para malaman natin, kasi sa dami na pong printer na dumadaan dito, halos same lang po lahat yung error na nangyayari. So sa ganitong printer po kasi na 2515 HP, so parang mayroon siyang ano, isa lang error rin lang katalasan. So doon natin titingnan yung pinaka-stiff na ginagawa natin lagi, kung ganun pa rin ba ang error dito. So patayin na natin para buksan natin yung printer. So, para mas mabilis patayin, ganun na lang. So, huwag nyo palang kalimutan guys, isa sa mga ano natin, kailangan talaga natin ito yung screwdriver, saka ito, yung pangbukas na universal ano to, screwdriver, parang pwede pang cellphone to. Tapos, ito, kailangan natin mga technical ito. WD-40 po to para sa mga kalawang po. Kasi kadalasan sa mga printer po sa loob niyan, pinapasok ng ano, hindi to katulad natin. So, ganito po yung pinaka-steps, no? So, buksan muna natin yung printer. Tanggalan natin yung ganun mo, iscrow. So, ang ginagamit ko lang pambukas dito guys, yung ano lang ng processor. Yan ang ginagamit ko dito, ito. Yan o, para mabuksan natin to. Papasok mo lang siyang ganun, mabilis lang to guys. Mabilis na tulad ito, ganyanin mo lang. Yan, pumutok na guys. Yan, huwag kang matakot pag pumutok yan. Yan. So may screw siya dito ang dalawa. So kailangan mo talaga siya buksan dyan. Kasi nandito yung screw niya. So dalawang screw. So after mabuksan niya na to guys, pwede mo siyang balito pag backlash niyan. I-lock yung lock nito sa ano, ililihis mo lang gunti. Yan, maangat mo na yan. Yan. Tapos itanggalin mo yung ano dito sa ilalim. Yan, itinanggal natin ito po. Ito po yung tinanggal natin. Yan. So sa ilalim guys, pwede makatake mo lang itong ano niya, nagdadala ng printing mo. Ayan. So, ganyan yan. Pag tingin mo sa printer kung malinis pa, ano, huwag mong ano, kailangan mo i-brush to. I-brush mo yung mga parts ng printer na ano. Kasi yung printer na to, isa lang talaga error na kadalasan. So tingnan natin yung ano, hindi naman siya gaano kadumi guys. Parang okay naman siya. So ang pinakaano talaga pinipuntirin natin dito itong scanner, kasi kadalasan yan dito talaga yung problema niya. So may lock po sa likod nito, may lock po yan dito. So ito yung tatanggalin niyo. Yan. Yung lock na yan. Sira dito sa gilid. Iangat mo lang to guys, medyo mahihirap din konti, pero kaya po natin gawin. Yan, buksan na po natin guys ha.
So, itong salamin, kailangan mo ingatan to, baka mabasag mo yan. Instead na kikita ka nito, hindi ka nang magbabayad. So, nabuksan na natin, guys. So, dito po yung kadalasan problema nito, guys. Printer, HP printer, 2515. Or sa mga susunod pang model, halos ganun lang, di po rin zero. So, ang kadalasan problema, bakit hindi siya nagpiprint? Kasi naglalak po kasi itong ano nito, guys. Itong banda dito, sa itong mga gear na to. Tsaka yung dynamo niya, parang nag-i-stack up yan. So, kailangan natin baklasin. So, ganito lang. May lock naman kasi siya dito. Ito yung kadalasan error na na-encounter ko sa parts ng printer na to. Sa model ng printer na to. Ganito lagi trouble niya. So, ang gagawin nito, tinanggal ko ang dalawa. Yung dalawang gear na to, maliit saka malaki to, guys. Ayan. Maliit saka malaki. So, ang gagawin mo dito, isprihan mo lang to. Yung pinaka-dynamo niya, guys. May dynamo kasi to. Isprihan mo lang siya. WD-40 po, yan. Nilagay natin. Saka yung ano ng gear, yung dalawang ano ng gear, yung maliit na to. Isprihan mo rin do, kasi nag-ano yan. So, ang unang step dito, anuhin mo lang tong, ano, ikutin mo na ikutin yung dynamo. Kasi nag-i-stack up nga po to, kaya ganun. As long as nagpa-power yung printer mo, so diretsuhin mo na to true. Dito ka na diretso magtutrouble nito. Basta may nade-detect yung ink, may power yung printer, tapos hindi siya nagpe-print, iscan, hindi rin. So dito na po yan. Kasi nag-i-stack up kasi yung ano nitong printer na to, yung dynamo. Kaya hindi umiikot. So yun, isbihan din natin itong mga gear na to. Yan. Tsaka itong isang malaki. Yun, tapos balik natin siya, guys, sa forma niya. So ngayon, iikutin mo to siya. Pag naikot mo kasi to, iikot din yung ano niyan. Itong dynamo na to, pag ikutin mo yung dynamo, iikot din itong mga gear na to, yung gear na yan, dalawa, iikot din yan. Yan, ikutin mo lang ito ng ikutin. So, yan na. So, try natin ibalik sa ano, ikot, naikot naman natin na parang nahabos, nahubos na natin yung ano, parang medyo lumuwag na yung dynamo. Kasi nag-i-stack up yun sa loob ng dynamo. Hindi na natin kailangan buksan talaga yung pinakaloob ng dynamo. Kasi yun sa likad, yun lang po ginagawa ko kadalasan. So, ang ano, babalik muna natin dito para patry natin kung tama ba yung ano natin. So, lock muna natin, guys. So, medyo na ano na kasi ito, yung tawag niya ito. Medyo ano na to kasi WD-40, guys, medyo ano siya, madulas. So punasan muna natin para ano naman yung kalawang ng printer. Yeah. So ngayon, kasi dito, kanina dito yan naka-place, dito nakalagay po ito sa dulo, guys, ganyan. So hindi siya pumupunta rito sa dulo. Yun ang error niya kaya hindi siya nagpiprint. So ang gagawin natin ngayon, dito natin ilagay sa pinakadulo yung scanner. Dito. Para pag tumak, para kasi kanina kasi pag mag-print yun, ang scanner dito lang siya pabandaman, pabalik-balik lang dyan. Hindi siya pupunta rito sa dulo. Kasi pag mag-scan kasi dapat didiretso siya pabalik ng ganun. So ilalagay na dito sa dulo. At least na ano naman natin na yung gear na. Kasi kadalasan kasi yan lang talaga, guys. Napakasimpleng error lang. Ganun talaga. O yan lang ang problema niya, gear niya. So ngayon, para maano natin, ibalik natin siya. So, ibalik natin dito yung scanner. Ayan, ano niya, pinaka-salamin. Salamin po ito ng scanner, guys, nilagay, ditanggal ko. Pero ito po yung nadala ng scanner dito, yung ano niya. So, babalik po natin siya. So, may lock yan dito. So, kailangan, ano may nanakalock siya. Yan na, tumutok na, guys. Putukan na, guys. Natin parang masyadong madumi. So kailangan natin maibalik yung anong mga tinanggal natin dito sa baba kanina. May mga gear kasi to, guys. So ano pa pala, lahat pala ng gear dito, sprayhan na natin.
Kasi yung printer, ang daming gear. Tapos ilalim na ito, may gear po ito. So, sprayhan mo na lang ng ganito. Papasok na ito yung ano, yung WD-40. Yan. Ito po, dami kasing gear na silalim. So, ngayon, try natin ibalik yung pinaka-scanner niya. So, sa ilalim nitong scanner, mayroon pong flex po ito tawag dito, guys. So, isasaksak, may saksakan naman siya dito. Sasaksak natin siya. Hindi ka naman magkamali dito kasi hindi naman papasok yan pagbaliktad po. Tapos itong ano niya guys, pinaka-power niya. So, sasaksak natin siya dito guys. Balik lang natin siya sa dating porma niya. Tapos, ilagay natin. So, subukan natin ngayon ipapower. Biro siya. Ito sana itong ulit. Pero hindi nakasalpag yung mga rosya niya. Tumungan din ito there. So, subukan natin mag-print guys, mag-ano lang, Xerox lang tayo para malaman natin kung gumagana na ba yung ginawa, epektibo ba yung ginawa natin ano, sa printer. So, ito lang muna i-Xerox natin si ano, si Mini-Stop. So, subukan lang natin guys kung epektibo yung ginawa natin. So ngayon, hindi pa natin nilock to. Hindi pa natin totally nakalock to. Mag-testing lang tayo ng Xerox dito. Kung gumagana nga yung ginawa natin. O yun. Kita nyo guys, gumana. Kinain na yung printer. Ayun. Xerox natin yung... Xerox natin yung ano... Yeah, simple, ganun lang kasimple guys. So, kung kayo, kahit babae o ano, basta sa una sa office kayo, hindi nyo kailangan tumawag pa ng technical na ano, nasa, ano na yun, kung kurso na dan yung buksan. Mas very magkakatipid kayo sa ano nyo. Hindi na kayo, yun. Kasi mayroon ng, mayroon kasing mapapil to, kasi mayroon ng sulat to. Pero nakita pa rin na mini-stop na naka, print out natin. So, ito po yun. Ito po yun. Diba? O. Oh. So, mamaya, ipapinalize natin to. Matikita nyo kung ano. So, ilalak muna natin. At least nakita natin nagpiprint na yung printer natin. Pwede na tayong kumita dito, guys.
sa ganitong ano, pwede natin kikita. So ang gagawin natin, ilock muna natin yung printer. Pambalik muna natin guys yung mga tinanggal natin ng screw. So dito naman eh, may mga lakyan dito. So pag-lock natin, mayroon kasi itong ano dito guys, mayroon siyang ano dito. Dito na din isusok-sok yan para papasok. Malak natin ng maayos. So ganun lang. E, parang ipahit lang siyang pag-ganun, pababa. Ayun, lock na siya guys. So dito, mayroon siyang lock dito sa dulo. So ilalock natin. Guys. So, ngayon guys, nalak na po natin yung printer natin. Subukan natin mag-print ng pera. Subukan natin para malaman natin kung effective yung ano natin. O kung hindi ba ako na kamali sa ginagawa natin na ano. Pero ito kasi kadalasan talaga sira nito guys, yung printer na to. Yung scanner na talaga ang ano nito. So, ulit na natin guys. Kasi ano, yung papel natin wala. So ipaulit na natin dito paglagay yung ano natin na. So ang ipiprint natin ngayon dito yung pira para ma-double check natin kung working yung printer. Iskan tayo ng pira. Ayun na. Ayan guys. Print, ang dumi kasi ng printer natin kaya hindi siya ganun, pero yung sa walang ano, kitang-kita naman po na ano, 'di ba? Nagbe-print po yung printer natin. So, yung mga ganitong medyo madumi pa dito sa ano, cleaning na lang po 'yan doon sa pinaka-software niya. Kaya na po 'yan sa general cleaning po. At least na nagpe-print yung printer natin. 'Yun ang error niya, yung kanina yung nilinisan natin. Salamat po sa panonood nyo. Sana may natutunan kayo. Medyo pinawisan ako dito kasi pinatay ko yung electric pan. Ang ingay kasi pag ano, magsasalita tapos may electric pan kaya pinatay ko. Kaya medyo mainit. Naiinitan ako. Sana may natutunan kayo. Sa susunod na vlog, i-ano naman natin. Yung printer naman na may dala naman yung customer ko. Printer na tutin. So yun naman ang pag-usapan natin. Thank you for watching. Huwag mong kalimutan pong mag-subscribe po. Kusa para pa masundan niyo yung susunod na video ko. Salamat po. Yeah.